Hello, beautiful people! Kamusta na po kayo, beautiful people? Beautiful people! Ang dami pong mga nag-message po sa akin. Ang iba po, kung paano daw po yumaman. Yung iba naman po, paano magtaboy ng mga negatibo sa bahay. O yung mga multo na nakatira sa bahay, mga bago po kasi silang lipat sa bahay po. At saka po, marami beautiful people. Minsan, mga ganyan po ay mga nakakatakot. Kasi po, magdasal lang po kayo. Yung nga po sinasabi ko po sa iyo palagi, beautiful people, lagi po kayong may asin sa bahay po. Ilagay niyo po sa baso. O kaya po sa garapon, ilagay nyo po sa mga sulok-sulok ng inyong bahay po o sa ilalim ng inyong mga kama, beautiful people, o kaya sa pintuan o sa bintana po. Hindi po kasi kayo nanonood ng mga video ko, beautiful people eh. At kahit ano, hindi nyo po tinatapos. Kaya wala po kayong mga alam kung paano po pangontra o pagtataboy po ng mga malas po. Yung isa naman po ay nagtatanong po kung paano daw po umaasenso. E napakagastador daw po niya. At saka, ano daw po, yung kanyang pera po, pagkatapos po ng sweldo, ay tumatakbo na po kagad siya sa sugalan po. Eh hindi nga po talaga aasenso yan, beautiful people. Hindi ka talaga po yayaman. At yung isa naman daw po, ay ang gusto niya makaipon at makaraos at gusto niyang yumaman o kaya po ay magnegosyo daw po kung mayroong ano. Hindi daw niya po alam kasi po sa panahon ngayon ay sobra-sobrang kahirapan na po. Tapos magastos ka pa po. Ganito, beautiful people, ang maibigay ko lang po tip sa mga tao na gusto makaipon po o magtipid po o gustong yumaman po, no? O magkaroon po ng puhunan. Kasi po, kailangan po, pag-aralan po kasi mabuti ang i-investment nyo po ba na gagawin po. Kapag po, kasi mayroon po kayong pera, beautiful people, pero mali naman ang pag-i-invest nyo po, no? Kasi po, huwag po kayong mag-iimbis sa mga bagay na hindi nyo po alam, beautiful people. Kailangan po, pag nag-imbis po kayo talaga ng pera po sa tao po, wag po, o sa internet po, wag po. Kailangan po, anuhin nyo po talaga, pipiliin nyo po talaga na yung tao na yun ay talagang siya'y umuunlad, siya po ay lalo na po sa bangko. Doon po kayo mag ano po, iipunin niyo muna beautiful people ang inyong mga pera po. Magtabi muna po kayo ng pera po, mag-ipon muna po kayo. Yan po ang maganda po. Piliin niyo po ang mga taong sinasamahan niyo, beautiful people. Kapag po ikaw po ay inaaya ka po ng kaibigan po, o kung sino man ka anuhan niyo po niya, kasamahan niyo po sa trabaho o kaibigan po, ay sabihin niyo po ay ako po ay muna ngayon po ay pass muna ako kasi ako po ay nag-iipon. Ganun po. Huwag po kayo agad-agad sasama-sama sa mga kung ano nung kagagastusan, beautiful people. Hindi nga po kayo makaipon yan. Kaya nga po kayo nagtitipid, di ba? O gusto nyong yumaman, gusto nyong makaipon, ay iwas-iwas din po sa mga kaibigan, sa mga loho-loho nyo, beautiful people. Iwasan nyo po ba na mag-feeling mayaman po ba kayo? Tandaan po, beautiful people, no? Wala ka po dapat patunayan po sa mga taong nakapaligid po sa inyo o sa mga kaibigan nyo po na kayo po ay mapera. Nagpipiling mayaman po ba kayo na kung ano-ano po mga binibili nyo po, pinapakita nyo at saka nakikipag
karerahan po ba kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga nakikita nyo na kahit wala po kayo, sige, bili, bili. Eh, hindi naman po kayo mga model, hindi naman po kayo mga moderator, matawag yun, mga host ng sa TV, bakit paiba-ibang mga damit nyo, paiba-iba sapatos nyo, paiba-ibang bag nyo, pero ang totoo talaga ay wala po talaga kayong pera, ay hindi po ganun, beautiful people. Isip-isip po talaga kung paano po kayo makatipid, kung paano kayo magkaroon po ng ipon sa inyong buhay po ba, sa inyong future. Diyos ko, beautiful people. Kayo talaga eh. Ganun po. Iwasan nyo po ang madalas na kumain sa restaurant o sa labas po o sa shopping. Ganun, beautiful people. Kung iyan po ay maiwasan nyo po, baka isang taon po ay andami nyo pong naipon na pera. Hindi nyo alam, ay naku, mayaman na pala ako, naka-million na pala ako na ano po. Kasi po, sa pag-iiwas-iwas nyo sa mga ganyan, beautiful people eh. Diba? Tapos po, ang iwasan nyo po yung pagkain-kain ng mga yung ino-order-order nyo po, yung nagpapadeliver po kayo, ay hindi po, magluto po kayo, mamalingki po kayo. Ano nyo po, yun po ay matagal pa po at ano po din po yun, healthy pa po yun sa mga binibili nyo at niluluto nyo po. Pero yung mga ino-order nyo po, hindi nyo po alam kung yun po ay healthy o hindi po para sa inyo, beautiful people, no? Marami ka pong maititipid na pera, beautiful people. Baka balang araw, ikaw po yumaman. Ganun lang naman po yun. Aywan ko, beautiful people, bakit ako ang pinagtatanungan nyo po ng ganito? Eh, ako rin po ay magastos na tao. Diyos, oy. Naku, tumatawa na naman ako ah. Totoo po yan, beautiful people. Ako din po ay magastos. Dapat po magtanong po kayo niyan sa mga ibang tao po. Kasi ang akin po ay, ang aking vlogs po ay pang mutya lang po ito eh. Yung mutya ng kalikasan po. Pero sa mga ganito po, ay hindi po ito para sa akin. Pero tip ko na lang din po sa inyo. Yung alam ko lang, beautiful people, no? At iwasan nyo rin po ang pagsusugal. Eh sabi nyo po, kayo po ay, yung isa po ay sugar roll daw. Pagkasweldo daw niya. Tumatakbo na daw siya, nagpapalipas oras na daw po siya sa sugalan. Pagkatapos, malungkot daw siya pag umuwi na ng bahay. Kasi talo po siya sa sugal eh. Ay, beautiful people, iwasan nyo po yan. Tapos, yung isa naman, kahit daw hindi siya pupunta sa sugalan sa mga kaibigan niya, sa mga, ano niya, mga kakilala niya, ay meron naman daw siyang online sa, ano po, sa sugal. Oh, ayun, yung sweldo niya wala talaga. Minsan iniisip niya kung babayaran daw niya yung tubig, kuryente o hindi. Basta ang gagawin niya, isusugal niya. Baka daw manalo, naisip niya, tapos biglang natalo. Nako, di saan-saan na po nangungutang, beautiful people. Lalo po siyang nagpahirap ng pahirap, beautiful people. Isipin nyo, beautiful people, lang inyong future po. Hindi po yung isipin nyo manalo. Ay wala pong nananalo sa sugal, beautiful people. At wala pong yumayaman sa sugal. Tandaan nyo lang po yan, beautiful people. Iwasan din po yung, ano po, yung mamimili kayo na hindi nyo naman po kailangan na bibilin. Halimbawa po, may nagpunta po ka sa mall, nagpunta po kayo kung saan-saan, may nakita kayo na damit, nagustuhan nyo. O kaya po, sapatos o bag po. Hindi nyo po iniisip. Kayo po ay padalos-dalos na nagbili-bili, beautiful people ba? Isipin nyo po at tanungin nyo po ang inyong mga sarili, beautiful people. Kung kailangan ko ba ito? Kailangan ko ba talaga ito? Ganyan po, bakit ko bibilhin? Ganun po. Kasi po, madalas po kasi, beautiful people, no? At sabihin nyo, kasi po, tayo po kasi, beautiful people, takaw tingin po ba tayo? Ang kala natin, bagay sa atin yung damit na yon. Iba ang paningin nila.
akala natin ay maganda yung bag na yun kasi gusto natin bago sa paningin natin, di ba? Pero yung binili po nating bag na yun, yung pera na yun, kung inipon mo yun at nilagay mo sa sobre, ito ay para sa aking travel, sa pagtutur ko, ganyan. Ito ay iipunin ko na lang ang pambili dito sa bag na to kasi may bag pa naman ako, may damit pa naman ako. Ganon po, isipin nyo po, beautiful people. Ako po noon, ganyan din po ako eh. Pero kung ako po ay nag-isip, beautiful people, noon ano, sa dami kong bag, sa dami kong mga sapatos, sa dami kong mga damit, sa dami kong ng mga pang-winter, beautiful people, halos sino, inaano ko na po, pinamimigay ko na po lahat, sako-sako po, beautiful people, ang mga pinamimigay ko po, karton-karton po, no? Kasi po, hindi na po magkasya po sa aking mga kabinet po, totoo po yan. Kung iyon po ay inisip ko, kung naging pera po yun, ang dami ko po sanang perang naipon, pero wala po. Bili dito, bili doon po ako, beautiful people, sa totoo lang. Ang aking mga plastic sackle, ang matawag doon, yung mga plastic na ano po, dami, beautiful people, pinamimigay ko po. Nilalagay ko po sa box. Inaano ko po dun sa mga karitas. Alam niyo po yung karitas. Yung po bang mga tao na naghihirap po ba? Minsan po, pinapadala ko sa amin sa Pilipinas. Minsan, sabihin naman ng pamilya ko, bakit naman yan ang papadala, mga luma? Pera na lang. Kaya buhat noon, beautiful people, hindi na po ako nagpapadala kahit kailan po sa amin. Heh! Iba po kasi rin akong tao, beautiful people. Kapag po nasaktan ang aking damdamin o ang ego ko po, ah, ganun pala, gusto nyo pera, o hindi ko kayo padalhan ng pera, hindi ko kayo padalhan ng mga lumang damit. Dito ko na lang po, nilalagay ko na lang po dito sa may anuhan po. Kasi yung mga taong naghihirap, mga binagyo, mga ano, yun, nandoon lang po, nandoon yung mga damit ko. Minsan nga po, may nakita nga po ako, sabi ko, uy, damit ko yun ah. Sabi ko pa po, minsan nakikita ko po, dito lang din po, beautiful people, kasi po, kahit po saang sulok ng mundo, beautiful people, kahit saang bansa po, ay hindi po, ang tao po ay wala rin po. May mahirap po talaga. Tapos po, wala ang mga damit, wala po silang mga, ano po ba, yung mga jacket, wala silang mga mantel po ba. Alam niyo po yung mantel, yung jacket po ba. Wala po silang mga ganyan, beautiful people, mga giniginaw, mga nilalamig din po sila dito. Dito po sa Europe po, no? Kahit saan po. Yan, ilalagay ko po doon sa may box po doon. Inaano ko po pag hindi na namin po nagagamit ng mga anak ko, ako. Ilalagay ko lang po doon. Nahihiya naman po ako na personal ko po ibigay sa mga kaibigan ko po, no? Kasi, siyempre, pinaglumaan ko po yun. Tapos po, baka pintasan. Alam nyo naman po ang tao, di ba? Mas mabuti po, ilagay ko na lang po ng tahimik doon sa mga box-box po dito sa may baba po namin. Yung mga damit namin na hindi na namin sinusuot po, no? Doon ko po nilalagay, beautiful people. Minsan nga po, yung iba po nangunguha, nang hahanap din po, no? Isa, minsan na, may nasalubong ako na nakita ko yung jacket ko. Sabi ko, jacket ko ba yun? O pareho lang. Pero natandaan ko po yung butonis po. Sabi ko, ay yung butonis na yun, yun ang tinahi kong butonis na iba sa lima. Ang pang-anim at pang-pito, ay, yun ang tahi ko, sabi kong ganun. Totoo po yun, beautiful people. Sa totoo lang, kaya, mag-ano din po tayo, magkipid talaga, beautiful people. Hindi, basta-basta, bili ng bili po. Mas mabuti pa yung, ano, isipin mo, ah, ihulog ko na lang to sa alkansya. Ah, itabi ko na lang to. Ah, magbukas na lang ako ng bagong sparbook o kung ano man po sa bangko. Makaipon ako. Kasi balang araw, gusto mo po mag-travel, wala kang pang-travel, wala kang pera pang bayad mo, wala ka po bang pambakasyon po ba? Dahil napuno na ng damit yung mga pera mo, binili mo na lang mga damit na walang katuturan, binili mo ng mga gamit na hindi mo naman palagi nagamit, isang beses mo lang nakita ay ginagamit mo na lang nang ginagamit, diba, beautiful people? Ganoon po yun. Kaya, isipin talaga, beautiful people, na ang pera mo po ay dapat po nakalaan po na para ito ipunin. Hindi para ipangsugal, hindi para pang shopping. Tapos wala na palang pera. Ganyan po.
Tapos itatambak lang pala doon sa mga kabinet mo, sa mga kwarto mo, punong-puno ng mga sampayan ng mga damit mo. Tapos ang susuotin mo lang din pala ay pabalik-balik. Ganun po talaga ako, beautiful people. Pabalik-balik lang din po ang mga suot ko po. Hindi na po ako nagbibili ng mga kung ano-ano, beautiful people. Eh, lalo po ako, tumaba pa po ako. Nako, ang hirap na po ipagsusuot yung aking mga damit, beautiful people. Ngayon po, naisip ko po, baka ako'y papayat na naman, ay hindi na ako bibili. Nang ano, kasi may mga damit pa po ako. Kasi noon, beautiful people, papayat man ako. Kasi po, para pong ako yoyo. Alam niyo po yung yoyo? Pataas, pababa. Ako naman na po, minsan po, para kong ding balon. Minsan mataba, minsan manipis. Ganyan din po ako. Pagka sinabi kong magpababa ng timbang, talagang anuhin ko po talaga yan. Isusulit ko po yan. Sulit. Yung po bang focus po talaga ako na ako'y papayat po. Talagang papayat din po ako, no? Pagka naman po, ayaw ko namang magpapayat. Lahat ng gusto kong kainin, namimiss ko, gusto ko masarap kumain. Eh, ganyan pa naman ako, beautiful people. Kasi nga, katwiran ko, sa langit walang pagkain. Di, buhay ako dito, bakit hindi ako kakain? Yung iba nga nagugutom dahil walang pagkain, yun ang problema. Tapos ako may pagkain, hindi ko kakainin. Di ba po, beautiful people, no? Yun din po. Ang dami po talagang katwiran. Tao lang din po tayo, beautiful people, no? Kaya yun po. Pero beautiful people, kung gusto nyo po talagang makaipon at gusto nyo po guminhawa at baka maging milyonaryo kayo o yumaman po kayo o magkapera po kayo ng limpak-limpak po, no? Sa pag-iipon lang din po. Huwag po kayong mangungutang, beautiful people. Iyon lang din po. Kung mangungutang po kayo ay umiwas na po kayo sa utang. Kung may utang man kayo, beautiful people, bayaran nyo po kagad. Huwag na po kayong uutang. Kasi po, lalo po kayong maghihirap dahil po sa pangungutang. Kasi may pera nga kayo, tapos hindi naman pala nasa inyo yun. Yun po ay pambayad lang din sa utang, di ba? Wala din po. Wala. Bali, wala talaga, beautiful people. Kaya, iwas-iwas po talaga sa pangungutang. Kasi po, may tao pong nangungutang para lang sa luho ng katawan, beautiful people. Huwag po kayo magsinungaling. Aminin nyo po, ganun naman po, di ba? Nangungutang para lang sa luho ng katawan, lahat ng gusto, pero utang lang naman yung mga suot. Di ba nakakahiya? Huwag po tayong maging mayabang, beautiful people. Huwag po tayong maging, ano po ba, yung 1D millionaire po ba, yung na akala mo ikaw ay mayaman, ay hindi naman pala. Yung labas ka ng labas, bili ka ng bili, shopping ka ng shopping. Wala naman pong nakikipagkarirahan sa iyo na ikaw ay paramihan kayo ng mga damit, paramihan ng mga suot. At iyon lang naman. Beautiful people, yung perang ibibili nyo po ng mga damit, tumingin lang po kayo sa inyong mga kabinet po. Napakarami pong mga damit sa kabinet. Kahit po, labhan nyo po, plansahin nyo po yan. Napakarami, beautiful people, ang damit ninyo na hindi nyo naman po nagagamit. Kuminsan nga po, tinatapon nyo po, nilalagay nyo na lang po dun sa mga karitas. Yung ibig ko pong sabihin sa mga mahihirap po, iyan po ay pera nyo po yan. Huwag na po kayong bumili pa po ng iba't ibang mga damit kung kayo naman po ay maraming damit. Labhan nyo lang, beautiful people, suotin nyo po yan, plansahin nyo po. Nakita man po yan sa picture, okay naman, wala naman problema. Diyos ko, beautiful people, kung ang alam nyo lang po, ang iba nga po, nagsusuot nga po, mga butas-butas eh. Eh, yung mga damit nyo po, walang mga butas po yan, mga bago pa yan, isang beses nyo lang nasuot. Tapos, aayawan nyo, bibili naman po kayo bago. Paano nga po kayo makatipid? Paano kayo po paano kayong yayaman, beautiful people, kung masyado po kayong magastos, di ba po? Kaya wag nyo pong susundin ang inyong luho, beautiful people, sa inyong katawan kung kayo naman po ay puro utang lang po yan at wala po kayo at baon kayo sa utang at saka hindi kayo makabayad po ba? Di ba, beautiful people? Kaya isipin nyo talaga, beautiful people, kung saan nyo po dadalhin ang inyong mga pera po. Huwag po kayong
titingin, ah, nag-sell doon. Pupuntahan nyo yung nag-sell. Bili ka ng bili. Pareho din po yun, beautiful people. Oh, nasuot nyo ba? Di ba isang business lang? Nagandahan lang kayo. Na ano lang kayo, na para po ba yung kayo'y gaya-gaya lang po sa mga kaibigan nyo o kung sino mang kakilala nyo po na binili niya yun, bumili din kayo, ganyan-ganyan po. Hindi po. Kung talagang gusto nyo pong makaipon, beautiful people, ganun po ang gawin nyo. Yun lang po talaga ang tip ko po. Magtira din po kayo ng pera sa sarili nyo, beautiful people. Totoo po yan. Gaya po nung halimbawa po, kayo tumutulong sa inyong pamilya po, no? O kamag-anak po, no? Halos wala na po kayong pera, gusto nyo po talaga makatulong, maibigay mo sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa lolo, sa lola mo. Pero ang sarili mo po ay walang-wala na talaga, beautiful people. Eh kung paano kung magkasakit ka, beautiful people? Wala na pong mahingian ang iyong pamilya, ang kapatid, tatay, nanay mo, mama mo, kahit sino pa po sa pamilya mo o kaibigan, wala po. Anong ang mangyayari sa iyo, beautiful people, di ba? Isipin mo lang, beautiful people. Nagkasakit ka. Sige nga, matulungan mo pa ba ang mga kapatid mo at pamilya mo, di ba? Hindi na. Anong mangyayari sa pamilya mo dahil umaasa lang din sa'yo? Wala kang madukot. Dahil wala kang ipon eh. Dahil puro bigay ka po eh, di ba? Yun po, yun. Bigay ka ng bigay sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa lahat-lahat ng mga kamag-anak mo. Hindi mo iniisip yung sarili mo, hindi ka nagtira para sa iyo, hindi ka nag-ipon para sa iyo. O ngayon, nagkasakit ka po. Ano nangyari? Mas kawawa ka. Ano-ano pang maririnig sa iyo ng mga pamilya mo at kamag-anak mo? Totoo po yan, beautiful people. Kaya isipin niyo po ng 10 beses po. Kung kayo po ay tutulong po, ay kailangan din po, magtira din po kayo sa inyong mga sarili, beautiful people. Mag-ipon din po kayo. Para po, mayroon po kayong madudukot. Ganoon po yun. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po masama ang tumulong sa pamilya, beautiful people, kapatid man o kamag-anak man o kaibigan man po. Pero isipin nyo pa rin po ang inyong sarili po. Kailangan meron din po kayong naitatabi po. Ganoon po yun. Kung ikaw po ay kumikita, beautiful people, kailangan po talaga ay kahit po mag ano ka rin po, magtira ka sa sarili mo, mag-ipon ka po. At kung ikaw po ay kumikita sa trabaho mo po, beautiful people, ay pwede mo pa rin po yan, dagdagan po. Mag-ano ka po, yung mag-online selling po ba yun? Ganyan po. O kaya po yung mag-ano ka po, mag-ukay-ukay. Ganyan po. O kaya po, mag-bake ka po ng mga cakes. Mga cakes eh, ano ba tawag yan? Mga mag-bake ka po ba ng mga tinapay po? Pwede din po yan, pang online din po yan. O kaya po yung tinatawag po na clothing line ba tawag doon po yun? Yung mga nakikita natin po sa mga internet, beautiful people, mga online na yan. Pwede din po yan maging extra na ano, beautiful people, pagkakikitaan po ba? Totoo po yan. Eh, nasabi ko lang din yan, beautiful people, dapat nga din na ginagawa ko rin po yan. Kaya lang eh, ako'y single mother po, no? Ano po talaga ako lang po talaga ang ano, wala po talaga akong katuwang. Hindi ko po yan magawa. Kasi po, una, nagbablogs po ako at saka nagtatrabaho po ako eh. Hindi ko, kung ako po, at saka dito po sa Austria, sa Europe, hindi mo po yan magagawa. Kasi po dito, sa Pilipinas mo lang po yan, mga clothing, mga ukay-ukay na yan. Dito po, ay baliwala po yan, hindi wala pong bibili. Wala po yan bibili dito sa Europe na mga ganyan, beautiful people. Dito po ay, kung sa bagay, pagka sa basurahan, diretso ang basurahan po yan. Diretso po yan sa mga, ano po, yung pinamimigay lang po yan. Hindi yan kagaya sa atin na pwede mong ipa-ibenta, pwede ano mo yung sa okay-okay, ganyan po. Dito po hindi, pinamimigay po yan. Mayroon po yung malaking box po dito sa baba. Doon po yung mga lumang damit, lumang sapatos,
Lumang mga bag, doon po yan nilalagay po. Kasi po dito wala pong ganyan eh. Kung ano lang po, no? Kung nasa Pilipinas po ako, pwede ko po lahat ng mga damit ko po, i-online ko yung ukay-ukay po. Diyos ko po, siguro ang daming bibili po, no? Eh dito po, Europe po eh, wala po yan eh. Meron din po dito, beautiful people, kung tawagin po dito ay, ano ba tawag yun? Meron din po ukay-ukay rito, beautiful people, ano? Meron din. Kaya lang po, pagka nagganyan-ganyan ka po, kailangan ka po, eh, kukuha ka po ng pwesto, babayaran mo po yun. May tawag po, Plomark, Diyos ko po eh. May Plomark, Plomark po ang tawag dito. Meron din po dito, beautiful people, no? Ganoon po. Kaya lang po, yung mga damit mo po, halimbawa po, ay binili mo po, ay nako, wag ko na lang pala babanggitin, beautiful people, baka aanuhin na naman po ako ng YouTube. Kasi po, pagka sa mga ganyan po, ayaw po ni YouTube ng mga ganyan-ganyan, mga presyo-presyo po ba, diba? Ayaw ko po magbanggit tungkol po sa pera, kasi ang YouTube na naman po, nako, nakikinig po yan eh. Nakikinig at nanonood po kasi ang YouTube, beautiful people. Si Ninong YouTube, nakikinig at nanonood po yan. Malakas pa po ang pandinig ng mga ano po yun. Kaya wag na po tayo. Basta po, yun po pala. O sige na, beautiful people, ay! Alas 2:20, 2:20 na po. Ako po ay matutulog na po. Kasi po ako po ay ang dami ko pong ginawa po ngayon, araw na ito, beautiful people. Kaya, late na po akong natulog. Ano po ba ako? Basta hindi ko na po pwedeng sabihin yung private ko na po yun eh. Sige na, beautiful people, good night na po. Hindi po lahat ng mga ano po ay dapat natin sabihin po sa ating mga vlog po, no? Kailangan may private din po tayo. Sige na, beautiful people. Maraming salamat. At good night na po. Sunday na po. Sunday na pala dito. At diyan, beautiful people, dito po ay 2:20. Diyan po sa atin ay 8 na pala diyan, beautiful people. O sige na, beautiful people. Good night na po. Kumain pa rin ng wasto at matulog ng husto, beautiful people, at maghugas lagi ng kamay. Siyempre po, lagi po tayo magdasal at uminom po ng tubig, beautiful people. Ang mga na ano ko lang, tip ko lang, beautiful people, sa mga subscriber ko kung paano at yaman po, no? Ay hindi po din yan nakukuha sa mga pampaswerte, beautiful people. Kailangan po talaga kumayod ng husto. At siyempre po, sipag at tiyaga po at pagdarasal, beautiful people. Kasi nga po, ang kasabihan nga po, na sa ating mga kamay po ang swerte po. Ang gabay naman po at ang protection po natin nasa Panginoon Diyos po, no? Kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong gabay-gabay, beautiful people, 100% yan po talaga. Okay? Yun lang naman, beautiful people. Maraming salamat po. Yun po ay tip ko lang po sa 4 o 5 subscriber ko na kung paano daw po swertehin, kung paano daw po yumaman o ano, ay sa akin po. Ako po ay hindi po ako mayaman. Dapat nga po hindi po kayo magtanong sa akin, pero yun lang po ang nalalaman sa sarili ko po, no? Kung paano po gawin ang ating mga pera po, kung paano tayo magtipid at paano tayo makaipon? Yun lang po ang tip ko, beautiful people. Pang sarili ko yung pong naralaman ko lang po yun. Sana magtanong din po kayo sa iba. Baka may alam po sila kaysa akin po, no? Dahil ako rin po ay magastos na tao po at panay lang din po ang labas-labas ko po. Sige na, beautiful people. Good night. God bless. Happy Sunday po.